rito sa Morong, kakaiba rin ang tawag namin sa mga pagkain. Meron kaming tawag na malapit lang sa mismong pangalan ng pagkain. Pinuputol-putol lang namin yung salita. Alam ko, ginagawa rin ito sa ibang lugar sa Calabarzon, pero ginagawa rin namin yun sa Morong. Tapos meron rin naman na yung pangalan ng pagkain na yun malayo sa nakasanayan ng mga taga Maynila at taga ibang lugar. Bigyan ko muna kayo ng example rin sa malapit ang pangalan. Isa ito sa pinaka-common, yung sinigang. Hindi sinigang ang tawag namin riyan, sinigang. Isa pa ito, napakasarap nito, dinuguan. Pero ang tawag namin riyan, nirugan. Kung mapapansin ninyo, yun di naging R pa rin nan eh. Nirugan. Yung iba ang tawag, rinugan, nauuna yung R. Pero mas sanay ako sa nirugan. Aba, balamig ako, inapunta sa freezer. Hindi yan, yelo. Hindi yelo tawag namin riyan, iyelo. Ito, mga candy. Hindi candy tawag namin riyan, kinde. Total, nasa kinde na rin lang tayo. Di sasabihin ko na rin sa inyo yung tawag namin sa lasa ng kinde. Nalasa rin naman ng asukal, matamis. Pero hindi ganyan ang tawag namin sa Morong. Ang tawag namin... ang tawag namin ro... tamis. Sino kayo nagpauso ng mga... Sino kayo nagpauso ng mga... Sino kayo nagpauso ng... Hindi ko maituloy-tuloy. Sino kayo nagpauso ng mga... binibitak yung mga salita, pinuputol-putol yun eh. Bantamis. Pag ba, kumain ka ng asukal, bantamis. Kaya kumain ka ng kinde, bantamis. Tsaka pag nakakita ka ng mga nagyayakapan sa plaza, bantamis. Pero hindi yung mga yan, mga foreigner yan eh, mga apam. Sigurado meron rin kayo nakakikitang ganyan sa mga plaza ninyo, kaya sa ilalim ng tulay, bantamis aba. At ayan na lang muna ang isi-share ko sa inyo sa susunod na video naman, yung mga malalayo talaga ang pangalan na kakaibang tawag namin sa Morong. So hanggang rito na lang muna itong video na ito. Kita-kita tayo sa susunod na video. Mas maganda yun. Peace out.